Magandang araw mga kaluto. Alam mo ba kanina, nunadang kami sa grocery, nakakita kami na isang napakagandang blue marlin. Kaya yan ang lulutuin natin ngayon. So excited ka na ba? Dahil ngayon, magluluto tayo ng pan-grilled blue marlin. Mga kaluto, ito po si Chef Ramon at welcome sa aking munting kusina. So ngayon magluluto tayo ng isang special na blue marlin recipe. At kaya ito napaka-special kasi ang recipe na ito ay hindi po sa akin. Ang recipe po na ito ay nagaya ko lamang. Kinuha ko lamang sa isa sa mga idol ko talaga na chef. Walang iba kundi ang nag-iisang Chef Boy Logro. So Chef Boy, kung nanonood niya, pakopya naman po ng recipe mo. Hindi ko talaga matiis, talagang napakasarap. Kaya niluto ko po at isi-share ko ngayon. So sa mga kaluto, ngayon magsisimula na tayo. So ito yung mga kailangan natin. Tayo magsimula sa ating blue marlin recipe, bibigyan ko kayo ng tips sa mas maayos at mas masarap na pagluluto nito. Unang-una po dito, kung hindi available ang blue marlin, pwede rin kayong gumamit ng ibang klase ng isda. Pwede rin kayong gumamit ng tanite. Sa recipe po ni Chef Boy Logro, dalawang klase po yung ginamit niya na pampaasim. Gumamit po siya ng kalamansi at gumamit din po siya ng lemon. So dito po ang gagamitin natin, kalamansi lang. Ikatlo po, so medyo dahan-dahan lang po tayo sa paglalagay ng asin kasi po dito gagamit tayo ng keso, yung wheat milk cheese. Yung wheat milk cheese po kasi meron na siyang natural na alat. So kaya dapat po dahan-dahan lang tayo sa paglalagay ng seasoning. Ako po ang ginagawa kong trick, sineseason ko yung isda, tapos po pag ginagawa ko na yung sauce, dahan-dahan lang po. Minsan hindi na rin ako naglalagay kasi maalat na yung cheese. So tara, luto tayo. Unahin na natin gawin itong sauce. Lagay ka lang ng konting cooking oil. Kaya mo na itong sibuyas. Lagay na natin itong garlic. Lagay na natin itong kamatis. Lagyan na natin itong silid. Lagyan tayo ang konting oyster sauce. Okay, ready na itong toppings natin. Iseset aside na natin siya. Ito na yung sariwang blue marlin natin. So ang kailangan mo lang gawin, i-season mo lang ito. Gagamit ka lang dito ng konting salt. Tsaka ground black pepper. Lagay ka rin ng kalamansi para mawala yung lansa. Ipapanfry lang natin yung isang side niya tapos pabalik ka rin natin. Tapos lagyan na natin yung cheese. Paglagay mo ngayon, tatakpan natin siya. Siguro mga isang minuto, isa, dalawang minuto lang. Ayan, ready na tayo. Plating na tayo.
nagkaroon ako na magluto ng ating Blue Marlin recipe na magmula pa sa nag-iisa, napakagaling na si Chef Boy Logro. So, luto mo na ito sa iyong pamilya. At bukod dyan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe din sa channel ni Chef Boy at marami po kayong matutunan. Yun lamang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po.